Yung unang caller natin si Belle. Yung pangalawa, si Belle ulit. Same name. Belle din. Belle! Hello po. Ay, may radyong bukas? Wala po. Naka-loudspeaker ka? Hindi po. Naka-earphone? Hindi rin po. Nasa banyo? Wala po. Nakabra? Hindi ako tumama. Belle, lang taong ka na? 24 po. Taga? Novaliches. Saan sa Novaliches? Pwede secret na lang. Hindi. Nagtanong ka lang naman din. Sinagot lang kita. Saan malapit? Secret na lang. Baka may mga alam. Wala, hindi ka naman sikat. Kapaka-mean. Marami kasing nakikinig sa'yo na kaibigan ko. Ah, talaga? Ala, bakla ka lang taon. Kahit sabihin mo o hindi, alam nila ikaw yung kaibigan mo sila. Saan malapit nga? Sakre. Hindi. Hindi. Mari, ma. Mari. Ba't may echo tayo? Hindi ko po alam. Higit mo sa labi yung telepono. Nakaano po ako eh. Yung wireless. Ah, yung may patungan. Hindi po. O yung SIM card. Hindi po. TLD. Yung pagkatapos mong gawin yung telepono, mayroon pinapatungan. Opo. Malayo ka na dun sa mismong base unit. Malapit po. Ah, malapit. Oo. Oh. Kasi yung tito ko may wireless, di ba dati? Dito lang sa palengke. Sabi ko, tito, hindi yung cellphone, wireless lang yan. Meron niyang limit kung gaano kalayo ka lang. Malapit nga po ako. Sabi sa akin ng tito, ay, pumunta ko palengke, bilang kang bago, ang atabagay niyo ako, may mabibili kayo. Ha? Ah, sa palengke, dala mo yung telepono. Sige. Ah, Belle! Mm. Saan nga malapit? Marimart? Medyo malapit sa SM, Novaliches. Ah, sa may Janets? Oo. Si Janets? Sa Janets? Kumakain ka sa Janets? Hindi. Ba't katawa ng tawa? Baliw ka ba? Baliw ulit. Wala naman nakakatawa eh. So yun ang ginagawa sa buhay ni Belle? Working. Anong work mo? Caregiver. Caregiver. Okay, kailangan naman ano dyan, mamabang pasensya, no? Yes po. Anong naalagaan mo yan? Matanda. Bedridder. Bedridden? Opo. Ba't bedridder? Tagabasa ng kama. Tinatabahan kasi. Ah, hindi talaga. Uy, ano, agapan mo yung likod, ha? Kasi magbe-bed, sorry yan, eh. Opo. Eh, hindi. Alam mo naman siguro yun, di ba? Opo. Oo, oh, nakakita na ako ng sugat gawa ng yung bedsore mismo. Opo, kailangan. Oo, hindi, dapat pwede po sila lagi nakahiga. Hmm. Habang ang pasensya mo, ha? Opo. Mm. Sabi rito, nagbabasa po ng kama, bedridden. Oh, well. Sige na, ba't ka ba napatawag? Kasi po, may ka-LDR ako. Gano'ng katagal na kayo? 1 year. Nagkita na kayo ng personal o hindi? Nagkita na. Sinagot mo ng personal o naging kayo muna bago nagkita? Sinagot ko na bago kayo magkita. Sus naman, internet na naman. Ano lang naman, bago kami magkita, bago ko siya sinagot, pauwi na siya noon. Mga 2 weeks na lang. Pinoy din? Opo. Hmm. Lesbian? Ha? Lesbian. Lesbian. Ate, may echo ka talaga. Kulungin mo ng kamay. May echo? Ayan. Wala ka na magginawa, ayan. Kasi parang kulub. Kulub ba? Ayan, sige na. Ayan, sige mo. Ayan. Pero may sound effects ka ng wala. Okay na. Hindi, pero okay na. Sige, oo. Oh. Ayun. Parang naguguluhan kasi ako kasi bago ko siya nakilala, may ex ako. Meron kang ex? Oo. 4 years. Ah, ex? Akala ko ex. Bago ko siya makilala. Hmm. 4 years kami. Hmm. So, binalikan ko. Kasi nga, di ba,
LDR kami. So, bumalik na yung... Ate, wait lang ha. Ang echo talaga sakit sa ulo eh. Nasa banyo ka ba? Kusina, ilalim na lababo, loob ng freezer. Ha? Sa sala. Wala ba kay kortina? Puro ba tiles ang paligid mo? Nasa sala ako. May echo, no? Parang kuweba, no? No? Sige na, titisin ko na nga lang, okay? Ayun, ng June, umalis na yung ka-LDR ko. Oh, ibig sabihin na ano ka? Pinagsabay mo silang dalawa. Hindi na, parang ganun na rin. Oo, oh, hindi. Pinagsabay mo, hindi. Oo. Gago ka. Aray. O ano? God bless you. O, tuloy. Tapos? Tapos yun. Until now, kami pa rin ng 4 years. Ah. And kami pa rin ng ka-LDR ko. Hmm. Bakit yung magkikulay sa dalawa? Ganon. Ayaw mo o sasampalin kita. Pili ka sa dalawa. Kasi totohanin ko. Kasi baka nagmamangmang kang hindi mo alam na mali yung ginagawa mo. Alam ko mali. Pero di ko, parang ano. Yun din yung nasa isip ko, parang gusto silang iwan. Yes, Marias. Wala na bang ibang way? Ah, ganito nga na. Alright. May jowa ka ng 40 years. Yes. Okay. Naghiwalay ka, nagbalikan lang kayo. Tama? Nag-live-in kami. Gano'ng katagal kayo naghiwalay bago nagbalikan ulit? 1 year din po. Okay. Noong time na hiwalay kayo, doon mo natagpuan yung lesbian? Yes. Tapos, nung kayo ng lesbian, binalikan mo yung ex mo? Oo. O di hindi ka nagmahal, naglaro ka? Tingnan mo yung chain of events ha. Tingnan mo yung timeline ng ginawa mo. Naglaro ka lang. Inahal ko naman. Ate, wala akong pakialam kung inahal mo. Ang mas malaking tanong dito, inahal mo ba ng sapat para wag lokohin? Hindi. Yung bang 4 years mo lalaki? Lesbian din. Oh. Lesbian ka ba? Hindi. Babae. Same. Kaya nga lang di ako pumapatol sa lalaki. May pag-iwalay ka sa kanilang dalawa? Ganun, kahit sobrang mahal ko yung ka-LDR ko. Gusto mo suntukin na kita? Mahal? Sobrang mahal? Hindi ka ba nahihiya na i-claim na sobrang mahal mo pero ginagago mo? Hindi naman sa ginagago. Dalawa jowa mo, hindi mo ginagago? Oo nga. Tarantado ka palang. Hindi, wait lang, Papa Jack. Dalawa sila. Papa Jackson! Okay. Oo, dalawa sila. Pero yung 4 years ko, di ko na siya ini-entertain. Alam naman niya meron na akong bago na ako. Matanong ko nga sa'yo, alam ba nung nandun sa abroad na may jowa ka na dito sa Pilipinas na binalikan habang kayo? Hindi. So mahal mo pag ganon? Ewan. Hindi mo alam sagot? Halimbawa yung jowa mo ngayon sa abroad, nasang bansa yan? Canada. Pinapadalang ka ba niya? Okay, yes. That's a yes. Magkano? 15? Ah, may extra ka pa dyan, baka meron pa. Sige, papadyak. Sige, papadalang kita. Sige na. Pangbayad lang, Miralco, please. Oh. Tama mo na pangbayad ng PLDT. Wala kaming landline sa bahay. Oh, meron kaming cellphone lang. Pero, Miralco lang, malaki rin bill namin sa bahay. Mga 12,000 kami sa buwan. Mas malaki yung akin. Magkano bill niya sa buwan? 14,000. Sige na. Ba't naman mahal ng kuryente ngayon, no? Lakas ko lang pag-aircon eh. Ah, talaga? Ano regular na pinapadalang ka? Hindi naman. Siguro si Mahal ng Malaysia, ano lang, 3 times? 45,000 na rin yun! Hindi naman lagi 15. Grabe naman. Walang nireklamo ka pa! Hindi naman siya nireklamo. Iba ka rin! Nagre-reklamo ka pa? Parang ayaw mo pa! Niloloko mo na nga, tapos... pinapadalang ka, nagre-reklamo ka pa? Hindi naman nagre-reklamo.
Sinasabi ko lang, kasi baka sabihin mo, buwan ba 15,000? Magkano ba yung pinakamaliit? 5,000? Jutay, jutay. 5,000. Jutay. Alright, ganito na. Kailan kayo nagkita ng 4 years mo? 3 months ago. Okay. Ano yung status ninyo? Parang wala lang. Pero kayo pa rin? Para sa akin, wala na. Hindi, huwag mong bigyan ng mga ganyan natin. Hindi, kasi kung hindi na kayo, alam niya na hindi na kayo. Ayun nga. Alam niya naman. Hindi, wait lang. Alam niya na meron kang iba. Yes, alam niya. Pero hindi niya alam na tapos na kayo. Sinabi ko na sa kanya, tapos na kami. Ayaw niya. Pag ba nakikipag-iwalay ka, kailangan magpaalam ka? Pag hindi ka pinayagan, wala? Hindi, alam naman niya, wala na talaga. Pero ang feeling niya kasi meron. Ate, hindi niya mararamdaman at hindi siya magpe-feeling na meron kung wala siyang pinanggagalingan. Wala na kaming communication. Di ba? And the most importantly, Belle, you have to tell your partner na nasa abroad ngayon na niloko mo siya. I mean, for crying out loud, for sending you money, di ba, 3 months consecutively, kahit dun na lang, kahit hindi na sa pagiging magkarelasyon, she deserves to know the information. Oo. Ang paka-player mo naman, te. Ano na? Kaya nga, parang ako talaga yung may mali. Ah, parang hindi ka convinced tayo na ikaw yung mali? Parang convince lang? Convince naman. Gusto mo ano? I-convince kita? Ha? Sige nga. Asa ka ba ngayon? Malayo eh. Saan? Malayo. Hindi ka naman sa nabaliches eh. Yung number mo, hindi pang nabaliches mukha mo. Pang ano ba yan? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Huwag na, please. Ako pa lolokohin mo. Nasa Canada yung ano mo? Wala sa Canada yung jowa mo yan? Nasaan? Ha? Bandang ano ka eh. Southern Commonwealth, Montalban, Rizal, niya sa area na yan. Loyo? Eh, saan? Nag-alitsis ako. Wishes? Mamatay. Wag! Baka magkano to? Sangkot pa ako sa'yo, te. Calling the show tonight, what was really your, question? Ayun na, ano ba dapat kong gawin? Iwan na lang sila? Yes. Ganito, ask yourself, ano ba nararamdaman mo? Kasi ganito yan natin. If you tell me, mahal ko po yung nasa abroad, di ba? At ang tanging dahil lang kung bakit nakipagbalikan ako dun sa 4 years ko is I took my chances, naguluhan ako. Forgivable yan. Alright? Pag sinabi mo sa akin na, Papa Jackson, gusto ko pong ituloy talaga yung relasyon ko na sa Canada. Unang-una sa lahat, sayang po yung 5,000 per month. Wala na ang problema dun natin. It becomes a problem kapag hindi mo sinabi sa kanya. Because you have to tell her na may ginawa ka. Di ba? For humanitarian reasons, ate, she deserves to know the real score. Dahil kung talaga mahal mo siya, you would not hesitate. Kasabihin mo yan. Question is, are you ready to tell her the truth? No. Di ba? Di ba pwedeng mawala na lang na parang bula? Pwede naman natin, pero nakakaduda lang yung magmamahal mo. Kasi na ano ko sa ano ko sa 4 years kasi parang tinakot niya ako. Ate, tigilan mo ako. Ginusto mo rin yun, parang tinakot. Bakit kaya takutin? Magpapakamatay siya, ganun. O di makikipaglibing tayo? Kagabi, topic ko yan. Excuse me. Huwag nga kayong mga...
Disclaimer, I have known people who took their lives. It's not a pretty sight, believe me. It's horrifying. Nakakita na pa akong tao nakasabit, nagbaril sa ulo. I have seen them. Diba? Isa po doon barkada ko talaga. Way, way back. It's not a pretty sight. Pero yung mga tao dyan, na ginagawang pang-blackmail sa jowa nila, yung magpapakamatay ako mong iwan, tigil, pag nakasulong, papalugit ang keyboard sa mukha. Oo, grabe yung... Sorry mga pangga, there's one thing in common for those people who are serious about it. They will not tell you they're gonna do it. They will just do it. Yung mga nagpapaalam, nagpapapansin yan, ba't magpapaalam ka? Nagpapapigil ka lang, magpaalam ka sa akin, panguuya ako sa iyang ano. Nagumuha na sa akin yan eh. Hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ko. Sige, sige. Pagkini mo sinagot yung tabag mo. Tabag ko mo. Kaya ko kung ano dito. Susugati kamay ko. Sugati mo yan. Dahil pag hindi, pangunguya ako sa iyan. Sabi ko. O lalalain mo yung away. Di ba? Meron pang natulong yan. Hello. First of all, ate, hindi ako naniniwala ang tinakot ka o natakot ka. Hindi, totoo ko. Hindi. Baka tinakot ka, pero hindi ako naniniwala natakot ka. Natakot, syempre. Sa pinagsamahan pa naman namin. Ate, yun yun. Hindi ka natakot. Na mismo, you took your chances. Iba yung natakot. Pag natakot ka, you were there because you were just fearful, di ba, of the consequences. Pero binalikan mo eh. Natakot ako kasi sabi niya, magpapakamatay ako sa damay ko, pamilya mo, pag di mo ako binalikan. So, nananawagan ako, sa lahat ng mga may gumawa ng ganyan, i-report niyo mo kay Sir Tulfo! Dala niyo sa pulis! Diba? Because that's actually a threat. Pagbabanta na yan. Tapos after niya nag-usap kami, sabi ko, okay, sige, babalik. Pero yung time na yun, September, tapos ano September? Ano? Parang April, ganon? September. Ayun, hanggang ngayon, until now, hindi na, wala na kami contact. Oh, pero ang alam niya... Alam mo, if you really believe your story, which I do not believe, but that's your story, Ate Bel. Alright, if you really believe that, and kung feeling mo, yun talaga yung premise mo dito, dinakot ka lang at takot ka naman, eh di kwento mo sa jowa mo. I'm sure she would understand. Di ba? Tanakot ka lang naman. Di kwento mo. I dare you. Ganun. Di ba? Alam mo kasi na siya maniniwala. Oo, siyempre. Kahit sino naman. Exactly. Di ba? Bakit? Ba't mapatakot ka? Gusto mo, ate, gusto mo rin yun. Let's settle on one thing. Gusto mo rin yun. You did not just go back dun sa ex mo dahil tinakot ka. Gusto mo rin. Gusto ko rin kasi para manahimik. Wait nga. Bubusit ako. Penda Flex! Kunin mo nga yung tsokolate, nagugutom ako. May chocolate ako dito. Penge. Tag-isa kami ni Annika. Penge, di ba? Patikim. Anong chocolate? Ha? Patikim. Bawal kumain sa booth. Bawal kumain dito. Hindi naman kami hindi naman ako naka-video eh. Uy, wala ka nakita. Ang talap. Ang tsukatungipin nito. Pengi naman, nga naman kayo ng nguya. Ang talap.
shock talaga. Alasa? Okay? Alasang sinigang. Kakaibang chocolate yan, ah. Ang lasa ng chocolate, bungol. Anong favorite ng chocolate? Kit Kat. Ah, talaga. Ex ng tito ko yan eh. Si Kit Kat. Ano pa? Yun lang. Ako, ang favorite ng chocolate, alam mo ano? Ano? Yung libre. At ano yan? Masarap talaga pag libre. Oo. Ang tubig ko lang yan, ah. Tubig ko lang to, tubig ko lang. Nakakakabag yung paghigop ko. There's only one way to deal with this problem. Tell your partner right now. Paano pag iniwan niya ako? O di, suffer the consequences, tanga. Gano'n, parang nakakamatay naman pag naiiwan niya ako. Gago ka rin eh, no? Ikaw ito nagtumarantado, ikaw ito nagloko. Ngayon, na ginawa mo na lang ang pagluloko, matatakot ka kunyari, naiwanan ka. That's the consequence of your action. That's a direct result of your own mistake sa atin. Hindi ito basta nagkamali ka lang, sinadya mo ito. You carefully orchestrated, di ba, a way para lokohin yung jowa mo. Ako na ninyo, di ba? Totoo niya natin, gusto ko maniwala, pera-pera lang sa'yo to eh. Hindi oh, trabaho naman ako eh. Oh, talaga? Talaga ba? Oo. Oh pala eh, bakit tumanggap na 15 mil? Hindi kasi pinaano niya ako. Alam niyo, tigilan niyo ako na, siya naman po nagpilit eh, tigilan niyo ako, di ba? Tigilan niyo ako. Pag hindi tinanggap. Oh. Ibigay ang pangalan ko tsaka address ko, padali ka sa akin! Problema ba yun? Talaga, magagalit siya? Oo. Grabe, oh. Dami pa sasabihin pag di mo tinanggap. Oo. Oh. Talaga ba yan? Yes. Ibigay ang pangalan namin ako, si Cha, si Melody, si Jonaline. Kailangan namin yan, mga katulong. Si Annika din, bigyan mo. Yung mga kabilang building, huwag nabigyan yan. Tell her. Diba? And work things out. Kung talagang, if you really believe, ate, na tinakot ka lang, diba? And you submitted yourself just because you were fearful this your ex would hurt herself, tell her the story. Kasi of all the people in this story, ate, na may kakayahan na maniwala o hindi maniwala at sukatin yung kwento mo, siya yun. If she really loves you, then she will forgive you. Diba? If you really believe your story, then you will tell her. Sabihin ko na lang ganun. But first of all, ate, yung ex mo, kausapin mo. Hindi ko na nga siya kinakausap. Hindi. Tapusin mo na maayos. Diba? Tapusin mo na maayos. Hindi ba pwede yung wala lang? Hindi pwede yun. Tapusin mo na maayos. Tapusin ko na lang. Di ba pwedeng tapusin ko na lang? Huwag ko na lang ikwento sa LDR ko. Do you like that? Diba? To be done unto you? Sagutin mo yung tanong ko. Tagalog. Gusto mo bang gawin sa'yo yan? Hindi, siyempre. Diba? That's the golden rule. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. In Tagalog, huwag mong gawin sa kanila kung may yaya naman yung yaya na ang gumawa. Mapapagod ka lang. Sa ako na naman hinugot siya. Parang wala tayong patutuhan ng gabi ngayon. Serious? Totoo nga din. Ganun. Sabihin ko sa kanya. Oo. Oh, that's the only way. You wanna come out clean. Completely clean. Mm-hmm.
ganun na lang. Sabihin ko na lang sa kanya yung totoo. Depende na lang sa kanya kung tatanggapin niya ako or hindi. Diba? Tsaka mo parang mabigyan daan ka rin na mangingin ang paumanhin. Oo. Kukul ko na lang yung 4 years parang. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Diyan sa ex mo. Ano pang ex mo? Jay. Ha? Jay. Jay. Jen. Jen. Mm. Game. Magpakailan mo na kay Jen. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Jen, sorry. Ginawa ko naman lahat na mabalik yung love ko. Pero hindi. Hindi ko talaga kaya. Mas mahal ko na ngayon si Jay. Thank you kasi pinakasamahan mo ko sa loob ng 4 years. And lately all I dami kong natutunan nung wala ko, nandyan ka. Ano yun? Paano yun? Nung wala ako, nandiyan ka. Nung nawala, yung walang wala ako, nandiyan ka. Okay. Hindi ko na-guess yung nung wala. Ba't nawala, misplaced ka niya, gano'n? Again. Nung walang wala ako, nandiyan ka. Pero siguro, hanggang dito na lang. Ang hirap naman kasing pagpilitan natin na kahit di na kita mahal, pipilitin pa rin. Yun lang. Okay. Good luck mo na siya. Good luck na lang. Good luck sa magiging love life mo. Sana makahanap ka ng mas better. Mamahalin ka. Thank you. Trying their best to survive. When right there. Yun lang. Ay, yung jowa mo sa Canada. Hi, babe. Babe, sorry. Alam ko, nagkamali ako. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Tawagan na lang kita. Ano, hindi mo man ako mapatawad. Alam ko may mali ako. Pero gusto ko mapatawad yung pain ako. Gusto ko ituloy natin yung mga pinangarap natin. Sayang naman yung mga naipundar natin. Yun lang. Ano napundar niyo? Nagpapagawa kami ng bahay. Nagambag ka? Yes, of course. Sa akin yung lupa. Magkano na lupa ngayon? Kasi nagbayad ako ng 150. Pesos? Oo, pesos. 1,000? Yes. Ano yung piyaran nito? Baka may extra ka dyan, eh. Wala na nga, ubus na ubus na. Konti lang. Ha? Ubus na. Wala na iwan, kahit 50 lang, ano? Wala na nga, eh. Meron na iwan, 10K, kaya nga, pambili na lang ng tiles. Alright, makinig kami, sabihin ako sa'yo. Lahat naman ng bagong relasyon sa buhay natin, mga pangga, especially pag galing ka sa mahabang relasyon, the first part is excitement and confusion at the same time. Lahat. Diba? Kasi nandyan yung ikukumpara mo yung bagong jowa mo sa dati, nandyan yung you're going to ask yourself self-repeatedly, tama bang itong pinalit ko sa dati? O dapat bang ipaglaban ko yung dati kasi may pinagsamahan na kami? Tama? Naabot ka sa punto, ate, na you are going to second-guess yourself whether tama ba? Kasi napapagod ka na mag-umpisa ulit. Tama, mali?
Tama. Alright. But it's not an excuse for you to cheat. Yes. Yung tao nagmamahal sa'yo. Yes. It's not for you, ate. It's not okay that you cheat yung tao nagmamahal sa'yo. Lalo't alam mo that these people yung nasa Canada, kahit yung ex mo kung totoo man, are willing to dedicate themselves sa'yo. Yes. Sa buhay natin, Abel, there will be people good enough to be with us, but hindi sila yung choice natin. We have to let them go. We have to allow someone na mag-alaga sa kanila because we cannot accommodate them. Mm-hmm. Hindi lahat ng good catch gusto mo sa'yo. Mm-hmm. Huwag kang sakim, baka chok slamming kita dyan. Alright? Mm-hmm. Now please, if you want my advice to you, ate, tell your partner in Canada, nagkamali ka. And that you are very much willing to work hard para pagkatiwala ang kanya ulit. Am I making myself clear? Sabihin ko. Alright? Thank you. Salamat. Thank you sa advice. Bye-bye. Bye-bye. Nabanggit ko lang naman yan. I know. Uy, hello ha, sa mga bagong relasyon. Struggle, di ba, of yung mga bagong relasyon. Yung birthing pains ang tawag. Nandyan yung isa sa pinakamalaking struggles ng relasyon, yung bago, yung ipapakilala mo sa magulang mo ulit, di ba? Yung galing ka sa mahabang relasyon, tapos sanay na yung kamag-anak mo na mayroon kang kasama, na pag dumating ka sa bahay niyo at hindi mo kasama yung jowa mo hanapin, oh, asan si ganito, bakit hindi mo kasama? Diba na? Tapos maghihiwalay kayo and everyone around you would tell you, oh, ayusin nyo yan kasi sila yung nanghihinayang. Pero ikaw na nasa relasyon, hindi mo na kaya, wala ka na makitang dahilan. And then you want to move on. So bad. And you want to fall in love. And then one day you fall in love. At yung taong nakita mo, diba na, pwedeng pumalit, magpasaya sa'yo ulit. Diba? Gusto mo ibigay sa kanya yung naranasan ng nakaraan mo sa'yo. Diba na yung accommodation ng family mo, pakilala mo. And then they will give that person, di ba, cold treatment. Ha? May ganun yan. Struggle yan eh. Tapos yung bagong jowa, maiinsulto, di ba? Kasi, ah, gusto pag nila ex mo. Huwag kayo maiinsulto pag ganun. Di ba? Trabahuin nyo. Trabahuin nyo. Ay, nako. Pangga, number to call, 7212429. 7212429. Ang awitin ni Rico Blanco sa mga may jowang dalawa, huwag mong aminin.